Nakako ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia na tutulong sa pagpauwi ng labi ni Marcelo Tanyag III. Samantala, sinagunta ilang pasahero ang tila paninisiraw sa kanila sa pakipagsiksikan nila sa pagkocommute simula pa nitong Lunes. Sabi kasi ng isang opisyal, nakalimot sila sa social distancing. Saksi Live si Jamie Santos. Jamie! Igan mga commuter na nga raw ang nahirapan at nag-adjust sa mga pagbabagong ipinatutupad ng pamahalaan sa ilalim ng GCQ, pero bakit sila pa raw ang tila nasisisi sa kapalpakan nito? Nakakasawa na ba na araw-araw itong balita? Abay isipin nyo na lang kung paanong di pwedeng magsasawa sa araw-araw na hirap sa pagsakay ang mga commuter. Pati buntis, nakipag-unahan na sa libreng sakay sa Valenzuela. Pag puno na, hindi naman pwedeng pababain yung iba, mas nauna sila. Kaya yun, hindi rin na kami napapansin mga buntis. Dapat inuna nila yung palakarin, pabuksan yung mga public utility vehicle para magamit ng mga tao. Pero ang alok na libreng sakay sa jeepney mula bagong silang Caloocan hanggang SM Fairview, hinarang. Kahit pa may mga hakbang para iwas COVID-19. Bawal po siya ngayon as per IATF guidelines. I advise them na to please coordinate with IATF for their permit. Kami sa transport ng PUJ, wala kaming ayuda o meron na ilan lang ang nabigyan. Pero nagsumikap pa rin kami makatulong sa kapwa namin mananakal. Dismayado tuloy ang ilang sasakay sana. Hindi na nga sakto or tama yung araw ng pasok namin, nadadagdag yung expenses namin, hindi na nasisave na rin namin. Malamang, bumalik na lang uli ako dahil mayroon pa maglakad eh. Lunes pa ang pasakit mula ng mag-GCQ sa Metro Manila. Hirit noon ni MMDA General Manager Jojo Garcia, tila nakalimutan na ng mga commuter ang banta ng COVID-19. Naging priority nila yung maka-travel from point A to point B. Nawala na po no, yung sa utak nila na existing po yung COVID at naka-community quarantine tayo ngayon. Mm-hmm. Kaya nga po nung kumalat sa social media yung mga libreng sakay na dinubog ng tao, yun nga po yung sinasabi natin na sana mabago natin ang pumila. Kasi nalimutan na nila, hindi nila alam na pagkakisika sila, pwede po silang mahawal. Batid naman daw ng mga commuter ang panganib ng COVID-19, pero kailangan ding buhayin ang kanilang pamilya. Kung may masasakyan namang sapat, bakit naman daw sila makikipagsiksikan? Oo, mahirap talaga. Mahirap manghula sa sakyan. Pero yun, lalo nilalakad ko. Simura MRT hanggang dito, nilalakad ko na. Kulang talaga ang biyahe kasi yung mga bus, hindi masyadong cooperate eh. Kaya lalong dumami yung mga pasahero eh. Yan ang hirap sa kanila eh. Sila nagplano, pag pumalpak, sisisihin tao. No? Eh, sino ba nagpalabas sa mga tao? Diba? Nag-GCQ, pwede nang pumasok sa trabaho, diba? At ito naman mga sinisisi nila, hindi naman na masyal to. Ito ay lumabas para magtrabaho, pumasok sa trabaho. Wala po tayong sinisisi rito, no? Mm-hmm. Ang sakin lang, nagre-remind tayo. Ang responsibilidad sa public transpo, ipinasa muna sa mga kumpanya. Kung kayo'y magbubukas ng kaganapan ng paghahanap buhay, kailangan niya lang yung mga employer ay mag-provide ng ways of communications and transportation kagaya ng shuttle bus. Pero ano-anong kumpanya lang ba ang kayang magbigay niyan? Gayong ayon sa Trade Department, 99.52% ng mga negosyo sa bansa ay mga micro, small and medium enterprise o yung di kalakihan. Ang sinasabi po ng DOLE, mag-agree po yung employer at saka yung mga workers, ano ba yung mas fit na arrangement, o pwede pa rin po yung mga work from home or telecommuting. Tapos po pwede naman po na kung may shuttle service or transport service, pwede pong i-rotate natin yung ating mga manggagawa. Sa ngayon, sa limang ruta pa lang may bumabiyahing bus. Sa mga susunod na araw, posibleng magkaruta na rin sa Valenzuela hanggang Monumento o North Ave sa EDSA, pati na sa Laguna o Alabang hanggang Makati. Igan, sana raw matapos ang linggong ito ay arali na ng pamahalaan na dagdagan ang masasakyan ng mga commuters para hindi na sila mahirapan papasok sa kanilang mga trabaho. At live mula rito sa Quezon City, ako si Jamie Santos, sang inyong saksi.